approval for today's agenda. I second the motion, Madam Chair. It's been moved and seconded that these are the following agenda for this PSMU monthly meeting. Secretariat, please proceed. Thank you, ma'am. And now we proceed for the presentation of records management. May I call on Police Major Salvacion, Chief Scorecard Management and Alignment Branch, sir? Magandang hapon po sa inyong lahat. To our new Chief PSMU and Chief of Staff, ma'am. Magandang hapon po. It's my privilege to be able to present to you the records management. Secretariat, please allow me to share my screen. Thank you. But before I start, ma'am, let me just invite everyone. Kung pwede lang po, paki-check lang po natin kung nakikita po yung nasa screen na sinishare ko. Paki-thumbs up lang po kung kayo po ay nakikita nyo po. Yan po yung QR code. May I invite everyone to take us the pretest po. 10 points lang po yan. I-try po nating isagutan po yan yung ating pretest on records management. Thank you po. Now let me now proceed to the presentation. This will just be, I hope ma'am, matapos po ito within 30 minutes. Oops, mali. Again po, may I ask lang po thumbs up kung nakikita na po ninyo sa screen yung aking presentation. So this is a basic records management for PNP health service personnel. So bakit nga po ba natin kailangang malaman ng records management? Parang sabi nga po nung isang nakausap ko before na senior officer, sabi nga niya, it's common knowledge. However, ma'am, in my experience po in implementing records management from different units of the PNP, it is my observation both as a personal po working in the PNP as well as an auditor po of ISO, it's not really common. In-assume lang po natin na alam na natin. So, thank you for giving me the privilege to share with you things that I've learned along the way. So the situation is since 1991 po na-establish po yung PNP, tuloy-tuloy po na nag-accumulate yung ating records. Ang tanong, saan po natin ito i-store? Kakasya pa ba to sa opisina natin? So, I know each and every one of us naranasan po na pagpasok po doon sa opisina, ay tambak-tambak po ng mga records ang naandun. Pero magtataka po kayo, since 1991 po, ang tanong, paano po natin sila dinidispose? With this basic webinar, I hope that we can share with you some very important and significant information that may prove essential po to each and every one of us. So, what are the legal basis po for implementing records management in the PNP Health Service as well as yung mga PSMUs? So, meron po tayong Republic Act 9470, the NAP guidelines, the PNP Memorandum Circular Number 2022-001, as well as yung DOH Memorandum Circular Number 2021-0226. So, umpisaan po natin doon sa Republic Act 9470. So, ito po yung pinagbasihan ng lahat ng nabanggit ko kanina. It is an act to strengthen the system of management and administration, archival records, and establishing the National Archives of the Philippines. So, pag pumunta po kayo doon sa may, alam ko na, sa Manila pa yata sila.
nandun pa rin po yung ating National Archives of the Philippines. This was way back in 2007, if I'm not mistaken. Of course, ang laging tanong po sa akin nung isang senior officer was that, Ace, paano natin yun i-implement? Eh, wala naman tayong policy dito sa PNP na magkaroon ng records disposal. As of January 11, 2022, nag-issue po ang PNP Memorandum Circular Number 2022-001 entitled Guidelines and Procedures in the Disposal of Records and of PNP Offices and Units. So wala na po talaga tayong lusot. Talagang kailangan po natin mag-abide sa records management. Meron pang memo na nanggaling sa DPRM February 15, 2022 in the dissemination of PNP Memorandum Circular 2022-001 and stating that this will be the guide for all PNP personnel. So ano nga po ba yung purpose ng PNP Memorandum Circular Number 2022-001? Guide po natin para po sa disposal ng valueless records. Valueless, ibig sabihin po, hindi po ito, wala pong value, valueless. But ang tanong, ano, when do we determine if a record has value? So doon yan po yung pag-uusapan natin this afternoon. And also, it also aims to retain only records in the PNP units and offices that are indispensable in the completion of our processes. As well as, enable po yung ating spaces to be used more efficiently. So, dapat po yung pong ating mga offices, maliit na nga po, eh puro pa records, wala tayong upuan unless gawin nyo upuan yung ating records. Tanong po, what is the relationship naman po ng DOH Memorandum Circular Number 2021-0226 dated May 21, 2021? Pag mapapansin nyo po, yung NAP guidelines, generic po siya. So ito po ay para sa lahat ng gobyerno. Yun naman pong PNP Memorandum Circular, ang nakapaloob naman po doon ay yung mga types of records na pang PNP. Unique po ang PNP Health Service. Bakit po? Hindi lang po tayo police, kundi healthcare workers. Ang tanong, meron po ba tayong records disposition schedule that is unique to the health service? Kasi may mga records po tayo dito na hindi naman po nakapaloob sa PNP Memorandum Circular 2022-001. Kaya po ipinaskill po natin yung DOH MC number 2021-0226 dahil ito po ay ginagamit naman po ng DOH. So nakasaad naman po dito ang mga records na pang healthcare. So mamaya po ipapakita lang po natin, rundown natin yung mga nakapaloob doon. Ito po ang importante ninyong malaman. Under Republic Act 9470 Offenses, Section 40 states that persons who willfully or negligently, ulitin ko po, willfully, sinasadya, negligently, hindi sinasadya, pero nagkataon, ikaw ang records custodian, ikaw ang records officer, ikaw rin po ang namamahala doon sa iyong records, ikaw yung may control, damages a public record or disposes of or destroys a public record other than in accordance with the provision of this act, ay meron po kayong punishment. Ano po yun? Under Section 41 po, penalties for violation. Any public officer, so lahat po nung nandito ngayon, kayo pong lahat, tayo pong lahat sa health service are considered public officer that committed unlawful acts or omissions. Hindi ikaw mismo, kaya mo lang, alam mo, eh omission ang tawag dun. Mandated under this act shall be punished by a fine of not less than 500,000 pesos to 1 million pesoses. So sayang naman yung retirement pension natin, no?
or be imprisoned for not less than 5 years. Pwede naman, hindi ka magbayad, pero magpakulong ka ng 5 years or not more than 15 years. And or both, yun lang. Pag mabigat po yung kaso mo, nagbayad ka na, kulong ka pa. Plus, meron po tayong mga administrative charges, that is public officer's perpetual disqualification from holding public office. So kung may balak po kayong tumakbo, kayo po ay papasok sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi na po po pwede. Next, forfeiture in favor of the government of his salary and other lawful income. So kung kayo po ay retirable at inabol po kayo dito, goodbye pension. Ano pa po? Under section 41 po, the violation of the provision of section 44 proven in a proper administrative proceeding shall be sufficient of cause for removal or dismissal of a public officer. So bago pa po tayo mapatunayang may kasalanan, eh, dismiss pa tayo administrative. Another po, penalty is persons convicted of the offense is prohibited to access the National Archives. So hindi po tayo pwedeng pumunta sa NAP at humingi ng archives doon. Section 44. So no public officer shall be allowed to resign or retire pending an investigation, criminal or administrative, or pending a prosecution. So dahil nalaman mo na nag-dispose ka at pinailan ka ng kaso, sorry po, hindi kayo pwede mag-resign, hindi rin po kayo pwedeng mag-retire until matapos po ang investigasyon. Section 45, suspension and loss of benefits. So kung iniisip nyo po ay kung sakali pong makasuhan po tayo, suspended from office. So wala po tayong mga other benefits kasama nun. So yung mga Christmas bonus. Section 45 pa rin, suspension and loss of benefits should be he convicted by final judgment, she will lose all retirement and gratuity benefits. So yan po yung sinasabi ko. Pag tayo po ay nag-dispose without the authority, by the way, no po, without the authority coming from the National Archives of the Philippines, kaso, kulong, suspension, tanggal ang benefits. Wait, there's more. Hindi lang po 9470. Doon din po sa PNP Memorandum Circular Number 2022-001, nakasad po, para 10 penal clause. Any violation of this MC shall be ground for administrative charge pursuant to NAPOLCO Memorandum Circular 2016-002. So meron po tayong either, depende po, maaaring grave or less grave na negligence. So what are records? According to the NAP, records refer to the information whether it's original form or otherwise. So ito, pagka po nakita nyo ay isang dokumento na ito po ay original or otherwise including documents with signature, seals, text, images, sounds, speeches, or data compiled, recorded, or stored, as the case may be, whether it is written form, on film, negative, tape, or medium as to be capable of being reproduced by means of any recording device or processes, sa computer man yan, o radio, or recorder ninyo, considered ay record. So, kung ano po yung nasa opisina nyo na nakalagay po ang mga categories na po yan, ingatan po natin. According sa PNP naman po, ano naman po ang record? It refers to any information written form on a document which are created, received,
and maintained by all offices, units, utilized for the initiation, conduct, or completion of institutional or individual activities. So may directive galing po sa taas, memo, ni-receive nyo, tanong, ito po ba ay record? Sagot, yes. Create nyo, naggawa kayo ng memo, ito po ba ay records? Yes. Pero ito po yung may kaso. Nakasaad po kasi doon sa penal clause, public records. So ito po ang meaning ng public records, according to NAP. Public records refers to the record or classes of records in any form. So ibig sabihin, ito ay digital or hard copy. Any form nga eh. In whole or in part, ay page 1 lang naman or last page lang naman, kasama po siya. Created or received, ay hindi naman namin ginawa yan. Nireceive ko lang. Ay hindi, kasama po yun. Whether before or after the effectivity of this act by a government agency in the conduct of its affair and have been retained by that government agency or its successor as evidence or because of information contained therein. Ibig sabihin po, sir, ma'am, pakiingatan na po kung ano po yung hawak niyo dyan ngayon kasi pwede na po siyang maging kaso. Tanong, ano po ang general records disposition schedule? Hindi po siya schedule, ano yung I mean schedule na kung kailan tayo mag-gathering. Schedule just means it's just a list of records, types of records. So pag sinabing general records or GRDs, ito po yung inisyo ng National Archives of the Philippines. By the way po sir, ma'am, shinare na po namin itong mga lahat ng records na ito. We hope that you found the time or will find the time na basahin po ito. Kasi mahaba-habang basahan po iyan. Pero sabi ko nga po, bagamat mahaba, kung ayaw nyo ng kaso, basahin natin. So ang GRDS po, inisyo po yan ng National Archives of the Philippines. Eh ano naman yung agency records disposition schedule? So ang agency records disposition schedule, so si NAP po, no, nag-issue siya ng GRDS. Hindi po lahat ng records natin nakasaad po sa GRDS. Kaya inaalaw po ng NAP na maggawa po ng sariling agency records disposition ang mga agencies. In the case of PNP, meron na po tayo. Yun po yung PNP Memorandum Circular 2022-001. Yan po yung dinistribute din po ni Ma'am Pariñas through our Viber group. If you want a copy, please go to the Viber group. Download nyo lang po. Libre, walang bayad. Sino po ang mga taong involved sa records management? Tatlo. ARMIC, records officer, and records custodian. Wait. Eh, kung hindi naman ako records officer, di ako records custodian, hindi naman ako ARMIC, pwede ba akong kasuhan? Yes. Kung meron kang dinisposed na record without the authority coming from ARMIC, records officer, and records custodian. Ibig sabihin po, si itong mga taong ito, sila lang po yung responsible. But that doesn't mean hindi ka kasama sa pwedeng kasuhan, lalo na kung nag-shred ka, which by the way, shredding po ay wala po doon sa forms of disposal. Mamaya po, matututunan natin. What is Records Management Improvement Committee? According to NAP, pursuant to paragraph 3.4, article 3 of the National Archives of the Philippines, circular number 1, each agency shall create a Records Management Improvement Committee. So si PNP po, meron na. Ang pagkakaalam ko po, ang chair or vice chair is the DPRM. By the way, DPRM stands for Directorate for Personnel and Records Management. So dapat talaga sila. What is Records Management Improvement Committee? According to PNP, all PNP offices units shall establish the respective ARMIC
Who will be responsible for the systematic records management program on all phases of records management, creation, maintenance, and disposition? Ito po ang records life cycle. Kung tayo may buhay, may pagkakapanganak, meron din tayo records life cycle. So, may nabuhay na dokumento, mamamatay din yung dokumento. Okay? So, katulad po niyan, i-create, then di-distribute and use, i-store or retain, dispose or i-archive. Pero tingnan natin yung phases of records management. Tatlo. I-create, i-maintain, at saka di-dispose. On the creation po, sir, ma'am, dalawang klase. Create nyo, kayo ang nagtipa. Pinipe po ng encoder or kayo mismo sa opisina nyo bilang chief. Nagawa ka ng memo. Major salvation, explain within 24 hours why so and so. So nag-create ka or nag-receive ka ng records galing from higher headquarters. So nireceive mo siya. And it's considered a public record. So that is both creation. On the maintenance phase, marami pong activities. Ano po yun? Distribution. So from the creation, na-create mo, pinirmahan mo, or na-receive mo. So ang ginawa po ninyo sa message center, pinadistribute nyo. O distribute nyo nga yan. Yan po yung distribution. Ginamit, use. Pagkatapos gamitin, saan dadalhin? Eh, siyempre, store. No? Storage po tayo. So next po, siyempre, in-store mo, eh, the later period, hinanap yung record, kailangan natin as reference, hinanap, ang tawag doon, retrieval. Tapos yung word na retention naman po, ito naman po yung period na kung hanggang kailan lang po natin i-retain ang isang dokumento, or in this case, record. Next phase po is disposal. Disposal po ay dalawang klase. If it is a permanent record, dapat ang word is archiving. Ina-archive po yan. So, dyan na po papasok yung mga permanent record. Example po, annual report. Kung meron po kayong annual report, please, huwag nyong itapon. Kasi permanent siya based on GRDS. Pag tinapon nyo yun, kaso. Next po, temporary. Ano po yung temporary? Yun po yung nakasaad doon sa records, disposition, schedule. Nakasaad na po doon yung mga records na pwede nating itapon after ay tapon, i-dispose or i-destroy after a certain period of time. Okay? So itong mga temporary records, ito po yung dini-destroy. Mayroon pong procedure para sa pag-destroy. Paano po 'yon? Ang destruction of records po, number one po, kailangan po natin 'yan ipaalam sa ating National Archives of the Philippines. So yung pong ating records custodian, magkakandak po ng inventory. Doon sa inventory, ibe-base po doon anong records po yung kailangang i-retain based doon sa buwan or taon na dapat nandun lang siya. Then po, pag inipon na po siya, susulat po tayo doon sa National Archives of the Philippines. Pag pagsulat natin sa National Archives of the Philippines, papadala po sila ng auditor. Tauhan po ng NAP yun. Yung auditor, i-audit yung ating inipon na records na for destruction or for archiving. So, didetermine niya, hindi pwede ito, balik yan. Ito pwede. Ito parang wala. So on and so forth. So, once na na-determine na po ng auditor ng NAP, no, yung pong, okay to, pwede na itong i-destroy. Dalawa pong klase. It's either ito po ay ibabaon sa lupa. Ibabaon po. So meaning, kailangan mag-determine po tayo ng isang lugar na kung saan ibinabaon po yung records. Or, meron pong bidder. Meron pong bibili ng ating records. Ayun ay mas maganda. No? Hindi natapon, kumita pa. So, hindi po pwedeng basta-basta lang po kayong maghanap ng bakal bote. Hindi po sila pwede. Kailangan po accredited din po ng National Archives of the Philippines. And in our case, baka po meron na pong accredited po si PNP. Find out lang po natin. Sila po.
Pero binibid po ito, binibid. Ang perang malalakap dito ay ibabalik saan? Sa trust receipt. So, yan po ang kagandahan nun. So, kumita pa rin. So, yan po yung ating phases of records management. Who composes ARMIC in the PNP? The chairman will be saan? NSUs po, the DDA. Eh, wala naman pong DDA. So, si deputy po yun. Siya na po ang ating chairperson. Vice chairperson po, Chief ARMD. Ang tanong po, ma'am sir, meron po bang ARMD ang health service? Wala. ARMD po yata. So, yan po yung equivalent. Members, all division chiefs. So, kung division chief po kayo, part kayo ng army. Head secretariat po is the chief PRS. So, lumalabas po, kung wala tayong PRS, ma'am, sino kaya? Pais? Kasi wala tayong PRS, ma'am. PRMD na yun. Sino po? Pais? Pais? So, yun na nga. Again, iba kasi yung organizational structure ng health service. So, wala tayo doon sa category na yan. Anyway, it will be determined by the chairperson. Okay. Who shall support the records management? Teka, sila lang ba sa ARMIC ang magdi-decision? No po, sir, ma'am. Magpo-form po tayo ng subcommittee that shall be created composed of the assistant, the executive. Nire-write po na lang yun, ha? Para may picture. Section chiefs, designated division chief section, records officers and custodians who shall be responsible for the regular inventory, initial study and appraisal of records. Likewise, sa mga NSU police regional units, ayan, nandiyan na po kayo, RNDUs, ma'am sir, kayo po ay kasama doon sa subcommittee. Okay? So, hindi po ibig sabihin, ay, sila lang pala sa headquarters. Hindi po, may subcommittee po yan. So what are the functions according to NAP? Implement the systematic records management program in all phases. Sabi ko nga po, creation, maintenance, and disposition. Identify and preserve documents. Kailangan po talagang wag po basta-basta magtapon. Determine the retention period. Oh, ito na po, ma'am, sir. So as health service po, wala, baka po may mga records tayo na wala po doon sa PNP Memorandum Circular 2022-001. So ang magkakaroon po tayo ng either i-adapt po yung nasa DOH or magkikreate po tayo ng unit natin. Excuse me. Unit records disposition schedule. So in the case of HS, ito po yung ipapa-approve po natin sa ating director. And then isusulat po ito kay executive director naman ng NAP for their approval. Okay. D, develop policies, techniques for preparing the records. And then establish a repository for the storage of records which are no longer needed by the agency. Okay? Straightforward naman po. So, tapos na po yung ARMIC. Punta naman po tayo sa records officer. Ang records officer po ay police commission officer with a minimum rank of police lieutenant or NUP, at least salary grade 10. Yan. Tanong, anong trabaho niya? Siya po ay responsible in overseeing the records management program and record keeping. Sino naman si records custodian? Records custodian is a police non-commissioned officer with a minimum rank of police master sergeant. Kung master sergeant ka, pasok. Or NUP with salary grade 8, covered with appropriate orders. Okay. Siya naman po ang responsible sa safekeeping, maintenance, retrieval, and disposal of all records. So, sir, ma'am, pag kayo po ay nag-store, at ito po ay gusto ninyong kuhanin yung reference ninyo, magpapaalam po kayo kay records custodian kasi ilalagbook niya yon.
We hope that the records will now become more secured. Hindi basta-basta nawawala at di rin po basta-basta nabibigay para maiwasan po lahat ito. Okay. Uy, ang galing, ma'am. Kung nasa ng pulis, nandun ang health service. So that ends my presentation po, ma'am. This is just a basic overview po ng ating records management dito sa Pilipinas and more specifically po dito sa PNP. But ma'am, before I just want to share also ma'am, yung pong bakit po, ang tanong po kasi ma'am dito ay bakit ba PSMU pa yung namuno, no? Bakit sila? Ba't di si ano? So tingnan po natin yung ating records. Teka, bakit ba ayaw nito? Teka lang ma'am ha, patal ayaw nito. Yun. So ma'am, I would like to emphasize lang po bakit PSMU. Ganito po kasi ang experience po natin. This has been, I think, pakishare na lang po sa ating chat box sa mga attendees po. Nakita nyo pa po ba yung mga records ng PSMU noong 2013 po, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, at hanggang noong 2022? Intact po ba yung records nyo? Paki-ano nga po, paki-check po dun sa ating chat box, ano yung pinakaluma ninyong records on hand? Kasi kung ang record nyo ay 2019 onwards lang, ay kawawa po tayo sa institutionalization. Bakit po? So sa ano po, sa PSMU, ay PSMU. Sa CPSM po kasi may mga criterias po sila. So tingnan nyo po ito, document review. Hahanapin po yung mga project fact sheet, best practice, report. So let me just ask everyone po, asa na po kaya itong mga ito? Kasi kung hindi po natin ma-present itong mga records na to, sabi nga, may kasabihan po tayo, sir ma'am, kung hindi nakasulat, di nangyari. So noong 2014 po, nandyan na po kayo. Nagsimula na po ang PGS, health service. Siyempre, meron pa tayong ano, no, nilagay doon. 2014 tayo na initiate. Tapos, proficient tayo noong 2016, 2019. Compliance tayo noong 2014. Tapos, noong 2019, naging proficient. Unfortunately, wala ho tayong dokumentong maipakita. Ibig sabihin, kwento lang yun. Bakit po? Wala tayong evidence eh. Wait, there's more. Dahil nawala po yung record, meron po ba tayong maipapakita na certification na galing po sa National Archives of the Philippines na dinispose po natin yung record? Kasi kung wala, kaso po yun, sir ma'am. I hope mag-don po sa atin, sir ma'am, yung importance ng records management. So, ano po yung rason bakit po hindi natin na-maintain yung record? So, yun po yung mga bagay-bagay. Kaya po, in-emphasize po namin ngayon yung pong records management. Sadly po, kung hindi po natin na-maintain yung record, baka po meron tayong tama. So, ma'am, sir, I hope that this would be an eye-opener for everyone. Mahaba pa po yung dapat na ipresent pero dahil ako ay 2:45 na, sumobra na po ako ng 5 minutes. Sorry po kay ma'am. Pangako ko po ay 30 minutes lang pero tingnan lang po natin sir, ma'am, yung records. Tingnan po natin 'to. Teka, sana 'yun. Ayan. So, ma'am, sir, tingnan niyo po yung ito yung memo po na galing ng DPRM.
Ito rin po yung memorandum circular na kung saan nakasaad po yung guidelines natin. Tingnan nyo po dito, marami pong nakasaad. Andyan po yung anong ibig sabihin po ng operations record, operational records. So may different types po ng records dyan. May record series, retention period, ano yung valueless record, meaning ano yung hindi na importanteng record. Tapos meron din po ditong guidelines. So nakalagay po sa guidelines, Sir Ma'am, all PNP offices unit shall turn over all records due for disposal to the respective ARMIC head secretariat every first week of months of May and November. So are we ready for this one? Anong tanong, no? So marami pa po, Ma'am Sir, pero overtime na po ako. So I now end my presentation, Sir, to our Chief of Staff and Chief PSMU. Ma'am, maraming salamat po. I hope nakapagdagdag po tayo ng impormasyon. Thank you po. Is time out ka na. Overtime na si Ace. So, this is not for us, but for the RMDUs. And ano, ako na rin ang mag- kasi wala nagtatanong dun saan. May mga question ba tayo sa chat box natin? Kung wala, pwede siguro natin, Secretariat, can you supply them the ano, yung presentation man lang as to the disposition, approved disposition schedule? Kasi yun ang usual nilang itatanong. Kailan ba didispose kapag medical certificate? Kailan ba didispose mga memorandum? Yung mga simple questions na ganyan na alam ko malaki ang maitutulong natin sa kanila kung alam nila para hindi sila naman ma yung violation natin magkaroon sila mga sa batas sa RA 9470. Ma'am, may I suggest, ma'am, a full-blown webinar na po, ma'am. Ibig sabihin, hindi na po tayo for PSMU lang, but rather, may I suggest, ma'am, as a part of skills building and learning and growth po natin, ma'am, on a future date po, mag-set po tayo na kung saan. Once na meron na pong na-assign na records custodian and records officer as well as yung ARMIC na identify na sila, may I suggest, ma'am, na itong mga taong ito would undergo the basic records management. Also, ma'am, if you really wanted po to learn, naka-post na po sa YouTube channel po natin yung pong basic na nag-invite po tayo ng National Archives of the Philippines. More than 3 hours lang nga po siya. But if you want to learn, share na rin po natin yung YouTube post. YouTube video na siya. You can watch it any time of the day. Kahit nasan po kayo, kahit nasa kayo ay nasa malayong lugar or nasa US, mapapanood nyo po ito. So basic po yun. National Archives of the Philippines personal po yung nagano ko. Ano yung lecture nila doon, yun na po yung lecture. Di man po nagbago. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay with that. May we hear a motion from the board as to the suggestion and recommendation of our secretariat to include the records management with the complete details as part of the skills building next in our future meetings with the TWG? I suggest, ma'am, it will be a separate one. Hindi na po siya under ng PSMU or TWG since i-re-recommend na lang po natin to our training that this will be a HS-wide training program. Specified po siya for records custodian, records officer, and ARMIC. Para hindi naman po lahat kailangan nandun kasi marami-rami po ito. Unless otherwise po, we put it online na kung saan everyone can be there and then ma-record po natin and then i-post din natin siya. So yun po. We can request po from National Archives naman po subject matter experts. Okay. You have heard that. So again, may we request from the any motion from the group as to the suggestion of our secretariat?
motion as to conduct a separate meeting exclusively for the records custodian and records officers of various or of different RMDUs. Yes, ma'am. PNPGH and DOSC as well. Yes. I move for the approval on the motion to conduct seminar training on records management separately from the PSMU monthly lectures and meeting. I second the motion, Madam Chair. Okay, it has been moved and seconded that that the suggestion of the Secretariat to for a separate meeting exclusively for the records custodian and records officers for scheduled on the topic of records management is hereby approved and adopted. Thank you, ma'am. So, nasa na, next. For the open forum, ma'am, sir, any questions or clarification from the attendees and participants, sir, ma'am? From RMDUs and FMDUs, ma'am, sir? Wala po, ma'am. Thank you po, ma'am. Teka. Ay, sir, ma'am, isasend na lang po, ma'am, namin yung presentation po ni Police Major Salvation po. Huwag madali. Meron pa tayo 7 minutes. Ma'am Chair, ma'am. May interject, ma'am. Okay. Ma'am, for our attendees po online, do not worry po, ma'am. If you have additional questions and queries, you can send a message po doon sa ating strategy partners. Nandun naman po yung ating group chat. So please, ipunin nyo lang po yung inyong mga questions or mga concerns and issues so that we can also address it formally. This is not the last time, and we hope that this is just a beginning. Mahababa po yung journey natin kasi number one, mahirap po yung records management. It's a steep learning curve for anyone dahil marami pong dapat basahin. So as mentioned po, overview lang po yung binigay ko po sa inyo. If you wanna learn more, marami pong documents regarding records management. But on hindsight po, maganda po na skill ito to have, lalo pag officers po, kasi makakapag-retire po tayo ng maayos, may enjoy yung pension. Yes, baka sabihin niyo po, wala naman nakakasuhan dyan. Wala naman nakakasuhan dyan, well, wala nga nakakasuhan, pero yun nga po yung issue, ma'am, doon. Paano pag may nag-sup sa atin? At nagkataon po, baka po ito ay matimingan na kayo po yung nakaupo at sa inyo yung last touch. Ano yung tanong doon sa NCR? Yes, ma'am. Yung tanong po, sir, sa RMDU NCR po, good PM. Do we have an existing disposal policy solely for health service? Pare-pares. As mentioned po, sir, ma'am, previously, ang existing po na pwede nating gamitin is PNP Memorandum Circular 2022-001. As for the question po kung meron po sa health service, once po yung ARMIC po natin is convened, ang una po nilang pag-uusapan dapat ay ano po yung mga documents na wala po doon sa GRDS or generic or general record disposition schedule issued by NAP. Wala rin po doon sa PNP Memorandum Circular 2022-001. So ang mangyayari po, it's either i-adapt po yung nasa DOH Memorandum Circular or kukuha lang po doon at magagawa tayo ng sarili. So it will be determined po in the future. Good news lang po, sir, ma'am, no? Despite wala po pong HS-specific
records disposition schedule, ang PNPGH po ay nakapag-dispose na. So good news po yun. This is their parang initiative po nila doon. If you want nga po to undergo po yung training na ito, again, meron na pong YouTube na nilagay po natin na video, but if you want more specific ones, we can arrange that with our training. So sa tanong po kung meron specific sa HS, ang basis lang po natin yung PNP Memorandum Circular 2022-001. Then yung DOH. Yun po yan, I think, Ma'am Ruby, yun po yun yung basis ni Ma'am Mangga, no? Nung nagpa-dispose kayo. So, yun po. Confirm po na ang ginamit po nilang reference ay yung PNP Memorandum Circular 2022 and DOH. Apatinap din. So, yun. Again po, Ma'am, Sir, tayo po yung mag-i-inventory ng record. Pero ipapaalam pa rin po natin sa NAP. Ipsusulat na sa kanila. Ma'am, sir, meron na kaming naipon dito, isang toneladang records. Pupunta ngayon si NAP dito sa atin. At yun nga po, yung galing po sa inyo sa RMDU, yun po yung i-consolidate natin. At pupunta si NAP dito, sasabihin niya, okay, babasbasan niya, ito pwede, ito hindi pwede. Tapos yung mga pwede nang i-dispose, once na okay na sa kanila, mag-i-issue po sila ng certification. So in cases like let's say for example po, no, may supina ducis tecum. Ano po yung supina ducis tecum? Ito po yung ini-issue ng korte na kung saan pin-produce po ng korte yung dokumento or record. So example, may isa pong retired na police pumunta po sa korte at mayroong kinasuhang tao. Eh nagkataon yung kinasuhan niya, pulis din, taga-health service. Ngayon yung document na kailangan para sa depensa, nasa kustodiya ng health service. Kunyari nga po, sabi, awol yan. Eh yung pala, nandito siya sa loob ng hospital. Eh may chart doon. So ang pinahanap ngayon ng korte, nag-issue siya ng supina ducis tecum to produce the document nung chart na nagsasaad na yun yung basihan kung bakit hindi siya pumasok at naawol. So yun po yun. Kailangan sabihin natin, kamo lang matagal na, 15 years na pala. Tapos ang nakalagay lang po sa ating agency records disposition schedule, after 15 years, pwede nyo nang i-dispose. Dispose natin. Magaling tayo mag-dispose. Tapos, inisyuan tayo ng certification ni NAP. So, dun sa korte po, hindi mo na may sasubmit yung chart. Ang ipapakita mo na lang doon, yung certification from NAP. Okay na po yun. We are justified. So, yun po, Ma'am Sir. Thank you. Po, Sir, may tanong po, Sir, sa RMDO 7 po. Good afternoon po. 2014 po, Sir. Kaya lang po, kulang na rin po dahil nasama nung bagyong audit po. Bagyong audit. So, to the question na paano sir yung mga hindi po namin kontrolado like sunog, baha, bagyo, nilindol, dilapidated. Nakasaad naman po sa ating definition of terms. Ang sabi po dito, damage records. Damage records refers to records that have been physically deteriorated over time due to wear and tear, natural or man-made causes rendering them unsalvageable and undecipherable. So, iipunin pa rin po sir, ma'am, ito ha, kasi papakita rin po natin kay NAP. Isusulat po natin sa kanya, ma'am, sir, due to our bagyo, due to our fire, due po sa baha, and so on and so forth. These were the records. So, ipunin pa rin po natin bago natin i-dispose, ipapakita lang po natin at isusulat sa NAP. At si NAP po ang magdi-determine. Kasi meron po sa NAP, magagaling po sila mag-retrieve ng record. Like, dilapidated na siya, mapapasurface nila yung
record. Ang galing nga eh. Parang yung mga sa documentary. Ganun, ma'am. So, I hope na-clarify po tayo, ma'am, sir. May procedure pa rin po. Yes, ma'am. Ma'am, sir, yung presentation po, isi-send namin sa inyo. Don't worry. Libre. Walang bayad. Wala na po, ma'am. De, nag-start na to open. Ayan o. Sir, ma'am, we will now hear the guidance of our acting chief of staff, Chief PSMU, Police Colonel Janet M. Homo, ma'am. Okay, good afternoon to all. First of all, allow me to thank everyone, my fellow patrollers, PSMU members and measure owners who are physically present, RMDUs, FMDUs, PNPGH, and BOSC patrollers who are joining us virtually. Thank you for your attendance, especially to Chief RMDUs who have joined us. Ma'am Chona, Malu. Yes, thank you. Thank you, Malu, for joining us. Actually, this is my first PSMU monthly meeting conducted and attended as your presiding chair. Please bear with me, for I was used to attend as TWG vice chair last month, and for this month, shifted here as chief PSMU. Second, thank you, Deputy Chief PSMU, Rose, and Secretariat for the innovation like this. It is of great help to our RMDUs and PNPGH to be refreshed from our topics on records management, how the National Archive of the Philippines manage records, and why is records management important to all of it, to all of us here in the PNP Health Service. We were informed of the approved records disposition schedule. When do you determine that a records or document is of no value? The penalties for violations. You were also informed or given the background of RA 9470 and PNPMC number 2022-001. Third, Secretariat, please supply our virtual attendees, all our RMDUs, FMDUs, with a soft copy of the presentation of RA 9470 and PNPMC number 2020-001. And last, let us maintain this way, 1 hour meeting only. It can be less than an hour, but not more than, please. So, para ano tayo, kasi masyadong nauubos ang oras natin sa kaka-meeting, ang daming hindi nagagawa, ang daming nadidelay because of our regular meetings. So, as much as possible, lahat ng meetings natin, i-focus tayo sa isang topic lang para walang information overload. And, ano tayo, naiintindihan ng mga attendees natin, nakaka-focus sila kung anong topic talaga dahil 1 hour lang yon. Kasi pag sumosobra, sobra na talaga, hindi sobra, sobrang sobra. Kaya naghahalo-halo na yung mga information na nare-receive natin, kaya parang nawawalan din ng weight. So with that, again, thank you very much to all of you. Matagal pa po ang pagsasama-samahan natin. Start lang po ito. Thank you very much. So, stay safe everyone. And again po, maraming salamat po. Kailangan po namin dito sa headquarters ang support po ng lahat, ng bawat isa. Thank you very much. Good afternoon. Ma'am Chair, thank you. Bye-bye. Yes. Thank you, ma'am. Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's. Thank you, ma'am. Happy Valentine's po sa lahat. Parang kulang, parang bawal sa atin
mag-celebrate ng happy ng Valentine's Day. So our time check for today is 3:06:28. So we are just on time. Good afternoon. Good afternoon. Sir, ma'am. Is there anybody? Any motion on the adjournment? No, I respectfully move to, for the adjournment of this day's meeting. Okay, the meeting is adjourned. Thank you, ma'am. O, di ba? Thank you, ma'am. Happy Valentine's. Thank you, ma'am. Happy Valentine's. So, hindi bawal tumawa. Masyado tayong seryoso. Pati ako nakakawa. Wala pa kayong group picture, ma'am. Okay, first time. Pati yung, ano, yung mga MC, first time. Ay, teka lang, nakaalis na yung... Virtual pic din. May nagpicture naman yata, Lynn. Happy, ano, happy Valentine's. Happy Valentine's, ma'am. May date ka, ma'am. Ito lang. I can buy my own flowers. Okay. Okay. Balance, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, my fellow patrollers. Thank you, Ma'am Chona. Thank you, Malu. Thank you, Ma'am. You're welcome po. Amping, amping sa kanunay. So, hi, Ma'am Rose. Hi, Ruby. Hi, Che. Sino ba yung nakikita ko sa screen? Hi, Faith. Doc Faith. Maayong hapon. Hi, Joanne. Kisa pa may nabilin. Sabi ganun, kisa pa may nabilin. Hi, Mama. Asa man eh? RMDU 5. Carol, maayong hapon. RMDU 12, nandun si Richie, nakita ko, tsaka si Sam, mayong hapon. Hi, Mama Lu. Hello, hello everyone. Si Clyde, nakita ko, ayan. Hello, Joanne. Happy Valentine's. Hi, Mama Lu. Jo, wala na mong nag-anak. Diyan din si Nat. Nag-atong ko ba kayo? Hello, balik ka na daw. Nagsuzuma pa ba? Galaw-galaw. Naalala mo yung Zumba natin sa Valentine's? Hi, Ma'am Joanne! Hi! Hi, Nat-Nat! Hi, Ma'am! Upuli, makasuroy ko niya po. Puhon, puhon. Yay! Hi, Che! Ayan si Sam Ren! Sam! Happy Valentine's! Parang bitin kayo sa meeting natin, ah. The greetings pala, na lang, ma'am. Greetings. Yan pala ang effect ng bitin, no? Kasi ang dami pang confidence. Bye-bye, ma'am. Ingat po. Amping. Thank you.
Hi, Jo. Hi, Ma'am Rose. Hi, Ma'am Janet. Wednesday. Ma'am, Wednesday. Ma'am, next week.